namastan ang bahaghari, supling ng araw at ulan, kulay niya ay sari-sari, mga bahagi ng isang kabuuan. Tulad nito ang Pilipino, iba't iba ang kalinangan, lahi, tribo, pulo at maginhaw ang buhay at kinabukasang may katiyakan. Ito ang mga bagay na inaasam ng isang taong puno ng pangarap. Bukod sa problemang pang-ekonomiya, taon-taon ding lumalaki ang problema sa pangkabuhayan. Sa libu-libong mga kababayan natin na hindi makahanap ng pagkakakitaan, idagdag pa ang mga graduates ng bawat taon mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Marahil ay hindi na tayo dapat magtaka kung bakit pinipili ng karamihan ang mag-ibang bansa at doon magtrabaho. Pagsasakripisyo at pagkawalay sa pamilya ang hinaharap ng mga overseas Filipino workers o OFW kapalit ng inaasam na ginhawa. Kaya naman kinikilala natin sila bilang mga bagong bayani. Narito ang POEA, karamay sa mga hangarin ng mga Pilipinong naghahangad ng magandang kinabukasan bilang dayuhan sa di kilalang bayan. Ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA ay opisina ng gobyerno na nangangasiwa sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Mula sa pag-a-apply hanggang sa worksite, ang POEA ay nasa likod ninyo. Mula pa lang tinatag ang POEA noong 1982, sinisigurado na ng POEA ang kapakanan at seguridad ng mga manggagawa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa pinagsisilbihang bansa. Humigit kumulang sa 3,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagpupunta sa POEA araw-araw. Household manager, electrician, caregiver, performing artist, seaman o nurse. Iba't iba man ang magiging trabaho, iisa pa rin ang dahilan ng paglisan, ang makapag-ipon at makapaghanda para sa isang magandang kinabukasan. Kung minsan, sa kagustuhang mapadali ang proseso, marami sa ating mga kababayan ang nabibiktima ng illegal recruiter. Sa mga nakalipas na taon, ito ang pilit sinusugpo ng POEA dahil bukod sa malaking halaga na natatangay ng mga illegal recruiters sa ganitong paraan, nagbibigay pa ito ng malaking dalamhati at trauma sa mga manggagawa. Kaya naman sa pamamagitan ng bidyong inyong mapapanood ay inaasahang mabibigyan kayo ng linaw sa legal at wastong proseso na kailangan ninyong pagdaanan bago kayo mangibang bayan. Hindi isang biro ang pag-a-abroad. Isa itong mabigat na desisyon na pinag-aaralang mabuti. Mula sa masusing pag-iisip at paghahanda ng mga kakailanganin sa pag-a-apply, lahat ng ito'y makatutulong hindi lamang sa pagtupad sa pangarap na makapagtrabaho, kundi pati na rin sa kinabukasan ng pamilyang umaasa sa tagumpay ng mag-a-abroad. Kilalanin natin si Juancho Aguila, isa sa ating mga kababayan na natulungan ng POEA. Ako? Ah, oo. Electrician ako. Nagkatrabaho ako dyan sa may Tayuman. Kaso, humina ang kita. Hindi na rin kasi namin ang pagkasya ni Esther, ang misis ko. Sa susunod na taon, tatlo na ang anak ko. Kaya nga eto, kailangan maghanap ng mapagkakakitaan. Ano kaya kung mag-Saudi ako? Nakita ko kung paano guminhawa ang buhay ni paring Oscar mula nung nagtrabaho siya doon. Hindi ko pa kasi maiwan ang mag-ina ko nung magyaya si Oscar eh dahil napapagkasya pa naman ang kinikita ko sa shop. Pero nitong mga nakalipas na mga buwan, halos hindi ko na maisip kung paano ko itatawid sa gutom ang pamilya ko. Kaliwat kanan ang gastos. Naisip kong pag-aralan ang tungkol sa pag-abroad bago ako magdesisyon. Nagpunta ako sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration at doon, nagtanong-tanong ako. Medyo magulo ang isip ko ng mga araw na yon.
Saan nga ba nagsisimula ang isang katulad ko na ang nais lamang ay mabigyan ng ginhawa ang buhay ng pamilya? Pumunta ako sa information center. Dito, itinuro sa akin ang tungkol sa Computerized National Manpower Registry Service o CNMRS. Ito yung inilunsad ng ating Department of Labor and Employment upang ang mga manggagawang katulad ko ay matulungang ipagtugma ang kaya kong gawin o skills sa mga job opening dito sa bansa at sa abroad. Nag-sign up ako dito. Mag-iisip kang talaga, no? Kasi kung meron namang pagkakataon dito sa Pilipinas, eh bakit ka pa pupunta sa malayo? Hindi ura-urada ang pagdedesisyon. Nagpunta kami ni Esther sa bahay ni paring Oscar at nakigamit ng computer. Meron daw kasing website ang POEA. Natuwa nga ako sa dami ng natuklasan ko eh. Napakabait nga ng kumare namin at bukod sa tinuruan niya kaming gumamit ng computer, eh nagkwento pa siya sa mga karanasan ni paring Oscar sa abroad. Nakakatulong din na bukas ang isip ko sa maraming bagay. Binasa ko ang iba't ibang paraan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Merong patadaanin sa isang POEA License Recruitment Agency, tulad nung ginawa ng aking kumpare. At pwede rin naman na diretsyong i-hire ka ng empleyado sa abroad o tinatawag na name hire. Yung iba naman ay dumadaan sa tinatawag na Government Placement Branch sa POEA. Ito ay direct hiring mula sa gobyerno ng ibang bansa. Natutuwa din ako dahil sa pamamagitan ng text messaging ay maaari na rin malaman kung may mga job opening. Ang dali lang nito. Sa isang palatuntunan sa television at sa pakikinig ko sa radyo ay nalalaman ko yung tinatawag na marketing trends. Kung baga, yung mga trabahong available sa ibang bansa. Malakas daw ngayon ang hiring sa mga factory workers sa Taiwan. Factory worker? Yan ba ang gusto ko? Hindi yata. Sana yung linya ko pa rin. Pagiging electrician. Teka, sigurado na ba talaga akong gusto ko mag-abroad? Laging tanong ni Mrs. sa akin. Isang araw, nabigyan ko na siya ng kasagutan. Oo, nagdesisyon na ako na ito'y susubukan ko. Pumayag naman si Esther. Susubukan namin. Siya yung suporta ko habang malayo ako. Siya na ang tatayong ama at ina sa mga anak namin. Nangako kami na walang patid ang aming sulatan at pag-uusap sa telepono. Mas lalong kailangan ko ang aking pamilya pag ako'y malayo na. At mas lalo din nila akong kailangan. Higit sa lahat siyempre, nangako ako magpapadala buwan-buwan ng aking kinikita.